10 seconds to go. 5 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds. Yon! And welcome back sa Quinix page, mga sir. And this is the coverage of ESL 1 Los Angeles 2020. Ayan. Game 2 ng Best of 3 Series. Ang Team Secret vs. NIP. Winner will... Pasok na sa major agad. Pasok agad. Then mamaya naman... OG versus aggressive mode. Ayan, mamaya may mga kwento tayo dyan. Pero ito, pakilala muna kami. Siyempre, kami ang mga magiging caster nyo for this game. My name is Noreen. This is Pilanch. Ako si Boy Jackpot. si Dan. Ilalabas naman ni Direk dyan yung ating mga Instagram. Yung lalabas na naman. Sinabi mo, Boy Jackpot Di ba? Nice. So, Enchantress pick agad. Talaga sa mga high speed Maxine ngayon. Santos, anong nanalo sa game kanina? Yun, Deep Secret eh. Nakalagay na. Pero yun doon sa match kanina, nandiyan pa siya eh, no? Yung OG seed Nigma. Yung nanalo doon. Ayan, ang ating Instagram. Akin pala yan, ayan. IG and Twitter. Pati, palipat-lipat lang, di ba? Parang ulo ko lang. Tapos kay Dan, ayan, private Dan. And syempre, pag pinalo nyo kami, follow nyo rin ang ni Kuya Nick. Mm-hmm. Ang Instagram ni Kuya Nick, LuponWXC, ayan. Tapos, sali na rin kayo sa group natin, Lupon ng WXC. So, nakuha na auto naman accept. Nila. Yung Leshrac dito ni Nisha. Pag nag... Hindi ko man masyado nakikita na nag-lishrock si Absor. Hindi man natahira ni Absor. Tsaka parang defeat sa playstyle. Kasi hindi man si Lishrock, hindi man ganun ka-flashy na hero. So mukhang hero na ito ni Nisha. As Batrider, malaking chance kay Zen. One on micro kasi dahil once na i-on mo yung Pulse Nova, tsaka Diabolic Edict. Dapat ang gagawin mo dyan, lalakad, right click, di ba? Ganun lang gagawin. Pero yung iba, yung ginagawa, di ba? May mga nag-yules, nag- Yule Stamp, pa-setup na splitter, di ba? Diba? Tamang setup ka nga. Pero kuwawa kasi si Enchantress dyan sa dalawa, si Batrider at si Leshrac eh. Ito yung dalawang heroes na yan na walang kwenta, walang pakialam sa untouchable mo. Mm-hmm. Kasi puro skill lang naman binibitaw niyan. Hindi mo naroon ma-right click yung dalawa na yan. Hindi ka naman kailangan right click in yun eh, ni Batrider. Ang kailangan kahit Leshrac, hindi mo kailangan right click in. Sticky napalm at the same time, aapuyan mo lang ng aapuyan yan. Ganun lang naman ang gagawin yan. So, counter pick agad, no? Sa Enchantress. So, tiyan natin yung new hero dito ng NIP. Ano mo magandang weakness ng isang ano? Kung ika-counter pick mo yung Leshrac. Maganda sana, Nix eh. Kaso naban na agad na Team Secret eh. Sayang, no? So, ano bang pwedeng hero dito ng NIP? Si Lieutenant Dan, tama. Yung nasa Forest Gump. Si Lieutenant Dan. Si Gary Sinise. Si yung naputulan ng paa. Lieutenant Dan. Yung ginaganan ni Forest Gump. Laging, yung may binigyan ni Forrest Gump ng barko ba yan or yung shrimping business. Yan. Tapos lumangoy. May pinapangasawang engineer ata sa NASA. Hindi, ano yan? In-check. Hindi. Yun nga. Parang engineer sa NASA. Yan. Binigyan siya ng paa. Si Lieutenant Dan yan. Tama. Oy, Oracle. Maganda to. Oracle. Pang-debuff mo ng laso. Meron kang Fates Edict na para makakontra may magic, yung damage output nila Shrak. Maganda to. Second pick agad sa NIP. Counter-react lang, no? Nag-counter-react lang sila dito. Kumbaga, ang problema lang dito sa side ng NIP, parang nilabas na agad nila na Enchantress offlane na agad to. Oo.
May butas agad sa drop. Pangit. Kasi parang pangit ata kung gagawin mong 4. Si Enchantress. Wala kang disable. Mm. Disable mo lang dyan pag gumataw sa iyan. Last train, ay last na nakita nag-post for na Enchantress si Teams pero hindi ganun ka-successful eh. Maganda. I mean, depende sa lineup pero hindi ganun kaganda. Hindi ko talaga trip na position 4 ngayon si Enchantress. Mm. Kasi kadalasan mga post-4 may mga wave clear eh, di ba? Yes. Tsaka disable. Oh, disable. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi sa Enchantress, wala man disable. T-shirt kong gawa sa Japan, umaangat talaga. Ano ba? May tuck-in na nga to, teka nga. Umaangat eh. Ay, si Baba Shrimp. Baba Shrimp. Si Baba Gump. Baba Gump Shrimp. Japanese engineer from NASA. Oh, di ba? That's one of my favorite ano, movies. Oh, malapit. Marami kasing life ano dyan. Matututunan. Hindi, sabihin ko sana life hack. Yung mga life coach, life lessons, coach, lahat nandyan. Life is a box of chocolate. You never know what's inside. Ah, tama. Diba? Mm. Or you're not gonna, nakalimutan ko talaga. Basta life is a box of chocolate. Basta tumatak lang sa akin dyan, run forest. Yun lang, run forest. Pag natatakot ka, tumakbo ka. Pag gusto mong umiyak, tumakbo ka. Shoutout kay David Brian. Lagi rin nanonood dyan. Mm. Why is replaced? It should first finish the match. Oh, Soul Kifli. It's because that is just an ad or a commercial break. Instead of you guys waiting, 5 seconds. It's much better if you watch the other games first before we head back into our main event or into our main match. Gets which ko is Team Secret and NIP. Gets ko pala. Kasi kanina, di ba, nanonood tayo ng isa sa BP, sa CL. So that's what happened. Soul Kifli. Because we're here to cover the European games. Not the CIS region. Yes. Yeah. Do you know what is the meaning of CIS? Commonwealth of Independent States. Yes, Independent States. Very good. Plus one. Picking up 5,000. Diba? So, Ricky. Uy! Maganda to. Namigin naman. Merong tatalon kay ano agad, kay Oracle, tsaka Bosset, kay Faceless Boy, yung smoke screen. Wala siyang, hindi siya makakagalaw dyan eh. Mm. Tsaka maganda rin synergy yan, kay Pango, nag-rolling Thunder, tapos Tricks of the Trade. Pag nakakagalim si Ricky, sobrang sakit yan. Dapat nga yung rolling Thunder, invulnerable ka dyan. Pero ewan ko, wala lang. Naisip ko lang naman. So ano kaya hindi naman marirework yan. Zero dito. Ng NIP. Pero maganda kasi kay Faceless Boy, once na mag-level 25 kahit nasa smoke screen, pwede siyang pumalag kasi may sure na sure, backtrack naman kukunin niya ni Faceless Boy. Faceless, kapag nag-25. John Moriel Opto, international ang mga nanonood. Well, yes, because Dark Caliber is international as well. Oh my God. We don't have any problem speaking in the English region. All I can say is, oh my God. Oh my God. Kapag medyo ano, oh my yes. My English is very thin. Yeah. Sa Tagalog. Mapayat. Payat yung English ko. Diba? Beastmaster. Oy, favorite ko yan dati. Nag-offline ako. May synergy between Faceless Boy. May attack speed ka pwede provide. Aura lang. Plus, pwede siyang bumili ng Necrobook. No? So, medyo abusin dyan si Ricky. Pag yan naman gusto. Yan ang gusto kong mga offliner. Mga, bili ka lang ng Bloods. Tapos mag-crimson, mag-pipe, di ba? Yung mga ganun, aura-aura lang. Aura-aura lang na. Tapos pag may naka-BKB, yung di natin mahuli, di sisigawan mo lang sa mukha yan hanggang sa pumutok eardrum niya. So, pwede bumili dito si Beastmaster ng mga pangalang pampakunan. Sabi mo kanina. Pa-shoutout here sa Qatar. Assalamualaikum pala. Yun. So, sa NIP dito, Enchantress, Chubbies, Master magkasama sa lane. Puro alaga, puro units yung ano. Taas lang pushing, pushing. Kainaan ng Ricky Maru, pag sa simula, wala siyang wave clear eh. So, pwedeng mag-snowball dito yung bottom lane ng NIP para sa akin. Ang build kasi ng Ricky ngayon is Second, third lang. Tricks of the Trade and Blink Shadow Strike. Pero Shadow Fiend. Maganda. NIP's lineup. And sa side ng NIP, yung Shadow Fiend, pwede pa nilang gawin physical type para mas mabilis ang pumush and makinabang sa inner beast. Pero more on ano to ha? More on physical damage dito. Yep, ang ninjas in pajamas, wala silang burst.
So, kailangan din. Maganda pa nga yung Team Verso pick dito. May Team Verso pa ba? Team Secret. Pwede mag-Team Verso, no? Open pa. Pwede sila mag-Team Verso mid. Leshrac carry, no? Ay, hindi. Leshrac mid, tapos Team Verso off late. Tapos, ano, post-for na Pango. Tapos, ganun pero, din. Pero, di ko alam kung nagpa-post-for Pango si Absor. Tapos, gawin nilang Patrider 5. Pero, tingnan natin. Let's see, let's see. Kung anong gagawin nila? Ay, Mipo! Yeah. Oh. For Russia. Oy. Oy, maganda 'to. Maganda-ganda 'to. Last week me po. Batrider 5 ata. Ah, oh, Batrider 5 ata. Leshrac 4 Pango 3. Eh, ano? Ah, Leshrac 5 4. Sunod-sunod do 5 4 3. Ano, 5 4 3 1 2. Ay, hindi nakita ng Leshrac ano 5. Okay. Oh. Na-attack to Meepo game na to. Kung titignan mo, wala silang papatay, ano, pampapatay dito kay Meepo. Pero decent naman yung lane against sa Shadowfin. Sa tingin ko, early levels kaya naman ni Shadowfin dyan. Tama. Tapatan si Meepo. Ayan, ano next na series? Boss Pillage, OG vs. Aggressive Mode. Ayan, tapos si Boss Laglag na ba, Nigma? Hindi pa po, pero minor na lang ang lalaroan nila. Marwen Niyad. Yeah, kasi kagandaan. Ray Villanueva, shoutout din sa'yo. Yeah, kasi kagandaan dito kay Papi. Iyan pa marin. Puwipili siya ng mga flexible pick eh. Like kanin, ay ngayon, Batrider, Leshrac. Pero di naman ina-expect ng NIP na yan palang Leshrac at Batrider. Gagawin nila support, yung diba? Yung dati, yung 5-axe. Oh, yung 5-axe, diba? Uriel Melvin, shoutout sa inyo, ayan. Kaya yeah, pagdating sa drop, ang hirap putakan ni Papi. Eric Umipig, Ray Villanueva. Tapos lumawak pa yung hirapol ngayon ng Team Secret kasi nadagdag na dito si Nisha. Na dating carry, hindi naman siya nakapag-carry Meepo eh. Pero ngayon, nung nag-transition na siya sa mid, may Meepo player na sa kanila. Yun ang mahirap. Dati na. Meron naman si Ace eh, pero nawala si Ace, ang pumalit si mid one. Tapos si Nisha, naging carry. Hindi sila masyado nakapag-Meepo eh. Yes. Isang beses nakita ko, nag-Meepo si mid one. Pero parang hindi ganun kasi ganun ka-comfortable si mid one sa Meepo. Kaya hindi nila masyado pinipick. Nandun pala yung mouse natin. Tingnan natin! Well, tama naman na hindi sa walang papatay. Mahirap patayin. Tama yung ano. Yung rephrase. Bakit parang ang dilim? Ah, yung pagpala. Pagpa nila yan? Hindi, naka-fag both teams eh. Eh, di naka-fag both teams eh. Kaya medyo madilim. So, pakilala na natin ang mga manlalaro sa magkabilang koponan. Ako naman muna dito sa side ng Team Secret on the Radiant side. Papi sa kanyang Leshrac, Yapsor for his Batrider, Nisha sa kanyang Meepo, Zyphers Pangolier, and Matombaman for his Ricky. Sa so, naman ng NIP, we have PPD on his Oracle, Tanner on his Shadowfiend, si Universe on his Enchantress, Lely sa kanyang Beastmaster, and Daka Faceless Void. So maganda ginawa dito ni Papi na binak niya agad yung mid-job camp para wala makuha ang alaga dito sa Enchantress. Mm-hmm. No habla Espanol, mi amigo. No, yes, no official English Spanish commentator, mi amigo. Rush me, nene. But pwede ka pala mag-TikTok, Kuya Nick. But pwede ka na pala mag-TikTok. Dayo mo muna si Kuya Nick. Ah, sige. But mi amigo, you bueno trabajo for understanding English. Oh, porque. Bueno trabajo. Oh, suportado the stream mo. Buen trabajo daw eh. Good job, buen trabajo. Yan, ibig sabihin niya. Tayo eh. Multilingual tayo eh. Kaya diba? Naman. Oy, pero PPD, nag-adjust dito. Ay, dito siya tumapat okay. Pero wala dito si ano, si Batrider. Pero type ano naman tawag dito. Si Dakak, parang pwede niya and carry. Kasi sa English kasi nare-record Dakak yung Dakak yung pronunciation nila. Ako nga ang tawag diyan Dashak, eh, 'di ba? Dakak, 'di ba parang ano 'yun? Parang diba, swimming sa Davao, no? Sa Davao. 'Di ba? Pero ito matumba man. Medyo delikado siya diyan, ha. May oh, may po din siya na last pick niya po. Na ilabas bigla eh. Tingnan natin kung kaya ni Channing Tanner to. Channing Tanner. Pero ito mo, early levels kinakaya naman ni SM. Ay, di NBA player po eh, si Evan Tanner. So naman naglalaro si Evan Tanner ngayon, Direk?
Hindi na, hindi mo nakalala. Sino? Utah, sa Utah ata. Naglalaman kasama ni Donovan Mitchell. Hindi ko matanda. Nigma, magsi-CSGO na daw. So, since Meepo to, baka pwede maganda lang dito, magic type si Tanner. Mahirap kasi pag physical type eh. Mataas kasi yung base armor ni Meepo pag bumili siya ng mga stats item eh. So, baka mag-magic type na lang siya para may pampatay sila dito kay Meepo. Problema lang, pag sa smoke screen, di ba? Mabobosit siya. Mabobosit, oo. Mabobosit yan mamaya. Eh, naturally, si ACSF kasi, naturally, di naman bumibuild ng 4-stop yan eh. Tama, parapan nilabas ni Lelis yung ano? Yung? Yung hook. Bakit ganun? Hindi, pang-block lang. Ayan, ipang-block niya ng grips. Ng, yung pwede pang-pulan. Dave Lorenyana, shoutout from Ibaraki, Japan. Ayan, Ohayo gozaimaste. Ayan, tingin mo, na-block na. So, yung walang mapupool, walang ano, diba? Maganda-maganda yung timing ni Lenny. Pero, Zay, ha? Delikado ata dito si Zay. Kung kanina, medyo indistractable siya. Ngayon naman, eh, medyo vulnerable yung tropa natin. Si Papi, yung Korean PPD, ayun lang. Napakagaling nga naman. Uy, lightning storm ang build dito ni Papi. So, na-stun dito si Lelis. But, counter yung, ano, Fortune's End. And may salve naman dito si Lelis. So, back to the lane lang muna siya dyan. Mayan na rin siya. Back there. Mm-hmm. So, at least may dagdag silang armor dito. Uy! Nakapakita na naman tayo ng payat na, ano, chain lightning. Team chain lightning. Ang ganda naman talaga yan, ng neutral na yan. Medyo matakong sa mana, pero malakas bang haras. Shoutout sa mahal kong si Jonalyn Tejada. Sabi ni Mark Allen Obisio, sana all may minamahal. Pero bottom lane, mahal naman ako ng mama ko eh. Puro harassment lang yung nangyari dito, pero wala pa nagkakapatayan. Pero nagkakaubusan ng consumable dito sa may ano, sa may baba. Sa baba. Uh-huh. Yung mid lane naman natin. Uy, courier! Ang dami naman mapipita si PP dito. Pwede niya pakata mapita si isa. Yung amateras na ano. Sayang yun. Pag nakuha niya, malaking bossit yung kisay. Wala siyang bote, wala siyang pang-sustain sa lane. Hindi ako nakakuha no, nung amateras na ano na yun. Kasi parang may bibiling ka ng game sa Steam. Para makuha mo yun. Oo. Courier? Tapos sabi ng tropa ko, sabi ko hindi ko naman alam yung game. Sabi ng tropa ko, hindi, pwede mo yung i-refund yung game. Pero at least, makukuha mo yung courier. Kaya meron nun eh. Later dito, mama. Ang ganda pa naman. Ang ganda nga ng courier na yun. Lala pag lumilipat. Boss Village, paano po need gawin pag hindi po sila nang bot yung trade winning sa coin flip? Naku, paano ba ang ano natin hindi dyan? Hindi ko alam eh. Pero alam po dapat, sure na yun eh. Oo. Basta may trade link ka na. Basta may trade link ko dun, dapat yan papasok eh. Baka ano lang, baka na-delay or na-bug, no? Ano lang yan. Okay, mag-alala. Safe naman yan. Safe naman. Babalik yan sa inyo, mga sir. Ang kapatid pala ni... ito ata yung kapatid ni Madam Texie. Oo nga. Baka, siya nga siya. Si Aster. Si Aster. Yan. Yan. Pasyarat mga boss. Nag-shot lang ng Tadway habang nanonood ng mahint na laban. Ay, si Jerome Don Chich. Uy, si Don Chich. Paler. Malupit mo na yun si Luca. Luca! Hindi pala si Doncic. Pero yun, tamang ano nga. Ang galing naman ang ginawa ni Matumba man doon. Para mabawa, yun lang, namatay siya. Kasi yung unang impe, nag-ano siya, nag-blink strike siya. Para madodge. Para madodge. Kaso yun nga lang, yung second impetus, eh, Javi din champion yun. So, first blood for NIP. Up, pero... dito naman, sa bottom lane, Papi, yun. Yan ang masakit. Early levels. Purifying flames. Oo, and si Zai, mumao niya natin yung bounty. Oo, pwede pa siyang kumasa ng fortunes end dito eh. Wala, ginibuff niya na. Pero hindi siya. Ang daming net, ang daming hataw, may pupa na kasama at solo kill nga ito. Hindi siya. Eh, pwede pala yun. Hali? Pwede niyang high five ba yun, no? High five lang ang high five. Hindi ba parang sira ulo mo niyan? Ay, pa mo sarili mo. Sarili mo, no? Gaganon ka lang. Hindi ba delikado ito, oh, di ba? Pwede mo hindi ko alam. Kumbaga, sisit-sitan ko itong nasa kaliwa ko. Pero tayo, tapos ako naman, pupunta ako sa kanan. Ay, pre, mahirap yan. Pero pwede mo gawin yan eh. Sa Dota lang. Sa Dota lang. Huwag sa, ano. Totong buhay. Totong buhay, mahirap yan. Mahirap yan. Nakikipaglaro ka sa anino mo, no? Walang mananalo dyan. Napapabayan na dito si Meepo. Ayan, let's see. 2-1 na, lumalamang dito yung NIP, eh. Hindi pa lumalabas yung... Hindi, actually, lumalakas na nga rin dito yung Meepo dahil nakita mo, sumusolo ng isang SF. Chata, saan lasit niya, 42? Oo, pero yun lang, mabibigyan nga dito. Speaking of Nisha, poop out! Nakapag-poop out pa nga! Pero may right click na pamunti. Ay, di, wala pala. Pero boy, nice micro by Nisha. Ang galing naman nun. Malapit. Pero tatry pa rin nata nila patayin dito siya, no, ha?
si Nisha. Mm-hmm. Apate nila. Pwede, pwede yan. Ayan na, rotation. Nisha, tatamahan siya ng Fortune's End. Pwede lang ulit mag-poop. Javelin, ayun na, nag-poop out na lang. Wala, ang hirap. Oo nga. Sama ako kay Nick. Pwede mo. Happy. Ayun lang. Distant niyo muna. Ay, shout out pala kay manager Bert. Manager Bert ng BSB. Kaya medyo tamaimik ano kami. Sineryoso namin. Baka mapagalitan kami ni manager eh. Ano official URL ng Dota 2 Hunt, mga idol? Dota2Hunt.com. Ah, Dota 2 Hunt lang. Mamaya, papatype natin. Tumayo kasi si, si TD. Pero Papi, inumahan siya ng Fortune's End, but Zai is there. Boom! For that swish buckle. Pero mamamatay pa rin dito si Papi. Sa kanya, pure buying flings. Ay, naku, delikado pa dito si Zai. Wala siya swish buckle. Oh. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Yung purifying flames, di ba, kanina, maituloy ko lang. At this stage of the game, masakit kasi yan eh. Ano yan eh, ang damage niyan, 300 something ata, 320, alam level po, 4. 90, 180, 270, 360 ata. Basta ganun. Pero yung heal niya, baliktad, mas mataas yung heal niya. So pag bumataw ka ng purifying flames, kailangan, ayun o, 360, 90, 80, 27, 36. Oo. Mataas nga. Mataas din yung heal, pero... Gagawa kasi dyan, siyempre, i-debuff mo lang heal. Oo, i-debuff mo ng Fortune's End. Fortune's End. Kapag ano ka naman, kapag kakampi mo naman, Fates Edict muna, tapos purifying Fates, para walang damage. Tama, tama. Kaya talagang ang skill build niyan is 1-1-3. Max talaga yun, yung purifying flames. Pero top lane, ay... Ang lakas kaya gumawa ng kill streak niyan. Kaya ko mag-monster kill dyan eh. Oh, kasi pang-KKS mo lang ito dyan. Di ba? Nag-NG nga rin ako doon dati pag ano eh. Yung may GPM pa si Oracle. Madalas nila mag-Oracle eh. Sarap kasi yung laruin niyan. Tapos kasi, spam lang ng spam ng... Kasi may XP ganyan sa level 10, tapos may, may GPM sa level 15, 15 di ba? Kaya yung sarap mag-Oracle eh. Nasa rin yan sa mga paborito kong heroes eh. Yan, Oracle. Disruptor, Oracle. Yung mga favorite nyo na support, Oracle, Lion. Basta may mga pang-KS na skill. Ako CM, okay lang naman. Asa-asaan ako rin ni CM. Nung may GPM pa, ngayon, di na parang, alam mo, pinalit sa GPM, di ko kasi alam eh. Wala, hindi. Damage siya ata eh. Ah, hindi naman nag-GCM. Pero pwede, hindi, hindi na nabibigyan to. Pero actually, hindi. May time dilation eh, so cooldown na time blink niya. Oo. Let's see. Pro naman na ba? Uy! Hindi pa ako umabot, pero Zai, kinancel niya pa nga doon yung kanyang ano. Mm-hmm. Hindi niya kinabono kasi magiging hindi lang din eh. Pero idle na yung ano dito, yung bottom lane. So, hindi si Lelis mag-jungle. Okay. Hindi niya pre-pressure rin yung baba. Pero si Nisha, sobrang pre-farm. Ako po, paano pipigilan itong ano na to? San Francisco, European po tayo ngayon. European. Basket and Rosario, shoutout sa'yo. Tsaka si Christian Dakara. Ayan, shoutout sa inyo lahat. La Jasper Sebastian Joshua Ramos. Balik muna tayo dito sa laro. Mamaya babalikan ko kayo diyan. Uy, nakita ko may nag-like si Boss RJ. Dom-dom ng TNC. Ay, manager. Manager ng TNC, Boss RJ. Alam kong nanonood ka. Shout out sa iyo. Nung isang beses mention niya kasi ako, hindi ko naman nabasa, pero ayan, shout out kay Boss RJ. Good luck sa TNC. Gagank nila dito si Mipo, Mirror. Pwede yan. Oo, pa yan. Op, pero nasigawan sila sa mukha dito, pero magpupup lang doon. Sa tabi niya, pero Mipo or si Nisha will go down. Pero grabe respeto sa ano noon, sa Mipo ni Nisha, kailangan pa limahin para patayin. Kasi 'di ba kailangan it takes 5 to kill me. Oh, pero nako PPD. Mako ba? Yes. Mako. Yun lang. Delikado siya dito. Yun na, may level 6 na. Kaya ang sakit ng backstab. Ay! Blink strike. One more. And there you go. So, 5-2. Pero at least makaka-push naman dito NIP sa may middle lane. Oo. Ay, push ba? Pero hindi ito. Pa makapag-rolling thunder. Makapag-rolling thunder. Pero napakagandang roo, spear sa dalawa. Pero no follow-up damage. Andiyan na si Tanner. Pero makakagulong pa rin dito si Zai. Dalawang beses niyang ginulungan si Tanner. Evan Tanner. Or 3! Ayun! Sabog ang espirito. And Zai, sumusok-sok-sok na lang siya doon. And matumbaman pa rin nakakuha nun. May OG daw ba tayong aabangan mamaya? Oo. Aba, syempre. OG versus? Aggressive mode. Shoutout sa'yo, Red Chico, Kirk Patrick Enriquez, and Jing De Andres. Yan. Ah, magano siya dito, si Tanner. Physical type na SF. Okay. So, more on... Bagay, may inner beast naman kasi. Oo. Parang hindi mo mapapakinabangan kapag nag-magic type ka na SF. Kaso, pag ganun ka lang ng ganun. Hindi mo naman yung agot ng farm, oh. Ni Mipo kay SF. 6-1 to 4-2. Oo.
Nisha, malapit na natin mag-i-blade ito eh. Mag-i-blade una yan, no? I-blade talaga yan. Parang bibira lang. Kasi mahirap kayo pag nag-blink dagger ka agad kimipo, pero hindi ka masyado nakakapatay. Parang, ano eh, parang wala din kwenta yung yes. dagger eh. So, mas maganda mag-ano ka muna i-blade. Para mas mabilis mag-farm, tas mas makunat yung ano, mga clone mo. Tama ka dyan. Anong oras? Yes po, susunod po, susunod dito. Susunod sa laban na ito, OG versus ano, aggressive mode. Doon ko parang gustong kung ako, bebet doon ako. Aggressive mode ka? Oo. Ha? Hindi. OG? OG. Kaso bababa si Ads nun. Yun nga lang, no? Diba pag tumalo yun, no? Grabe, kapag yumolo ka doon. Oo. Parang kahit first 10 kills, gusto ko patusin doon eh. First 10 kills oo, sa kaso aggressive mode, no? Oo, kaso nagkakast ako eh. Alam mo naman ako, diba? Hindi ako nagkakast. I mean, hindi ako nagbebet. Ay, Sharky, ano, kay Madam Texi. Hanggang oras na naman daw tayo dito. Abang may, ano, hindi pa tapos yung laro ng OG at aggressive muna dito. No, hanggang OG tayo, madam. Pag NA, sila na ulit. Sila JP. Uy, delikado dito si Bambi. Nabigyan nga dito si, ano, happy tea Bambi. Yep. Ni Mato. And may, ano na siya dito, Blade of Alacrity. Malapit na yung kanyang diffusal dito. Pa-shoutout, Boss Pilage, kay Baby CCU at Mama Elaine. Sabi ni, ano to? E-Roll Derek. Yan, shoutout sa inyo na lahat na nandyan. Saka si Napol Gatchal yan. Yan. Madam Texi, good morning. No, ay, Sharky, Napol Gatchal yan. Yan. Oh, sabay, 11. Good morning! Good morning sa inyo. Yan. Good morning! Medyo sumay sumasabi ito. Yun. Hindi po. Wala pa. Ayan, meron na. 30 minutes i-blink. Oo. Napakabilis ng farm. Wala akong pakialam, no? Kung wala akong pambiling buyback, ang bilis ko mag-farm eh. Labi. Ba't kayo ngipo nakalagay? Hindi, in-escape na. Nakamuto ko na escape. So, Zai, since may ano naman na sila, marami ng source of damage output sa teamfight. Pwede naman gawin dito isa eh. Puro pampakawin talaga na build eh. Casual javelin lang talaga para mas mabilis mag-farm. Talagang matik kayo na yun eh, no? Kay, anong pangalan nun? Kay Pango. Matik talaga mag-javelin ko. Or, nakikita ko si Thompson pag ginawa niyang mid Pango, nag-ano siya, threats diffusal, hindi siya nag-javelin eh. Pero tingnan natin. Oh, yun lang. Nahuli dito, Beastmaster. Ang unang biktima ng E-Blade. Oo, naunang biktima. Uy, pero may Rolling Thunder sa may top. Uy, cameraman. Cameraman, ano, ano ba? Si Pango eh. Oo, pero uy, na-late dito nang napunta si Dakak. Then makapag-out naman si Pango or si Zai. Napakumita naman tatlong heroes para lang patayin ito. Nasasayang yung oras. Para bulin dito si Zai. Parang ganun lang kanina. Yung game number one. Ganun na ganun din. Eh, no? Si Nisha naman ngayon. Kanina si Zai. Public, diba? Parang ano, nagiging ano talaga dito si Zai, public enemy number one. Pero oo, hindi man nila napapatay. So, let's see kung anong magiging ano nila dito. Okay din na nag-farm ni Zai. Lapit. Siguro, no? But Rider, hindi pa tayo nakakita ng yung mga malupitan laso. Next item, Scuddy. Napakatakit. My goodness gracious. Anong maganda item dito ni Zai? Baka na lang, pwedeng, mega na lang siguro, mega. Ah, kay Zai? Gribs, oo, like the Gribs. Maganda Gribs. Or Vladimir siguro. Hindi tumama yung Split Earth, pero yun lang ang kapalit. Chronosphere dito kay Poppy, and Poppy will go down. 7-5. Hindi na nakascore masyado dito yung ano, ha? Yung NIP, natigil yung ano nila, yung aggression nila. Oh, i-absor, ha? Early Blink Dagger para sa kanya. Ang ganda rin pala ng farm niya. So, naka-ready na agad yung smoke niya. Tiyan natin kung gagawa na sila ng play with... Pwede siguro sumama si Ricky. Para instano agad. Pagka nalaso, may smoke screen agad. Sini siya ba ang pinakabata? O si 23 Savage? Na pro-player? Yan. Si 23 Savage yata, no? Kasi si Nisha, pero susunod lang si Nisha. Parang nasa 18 lang ata yan, 17, no? Kasi, ano ata, si 23 Savage, 17. Para may diffusion na yung Ricky. Hoy, lalaban na yan, ha? Pero makikita sila na Hawk. Tingnan natin, meron ito, E-Blade. Binigay na nga dito kay Blue Beastmaster. Nice sinagasaan. Napakaganda naman paikot ng Rolling Thunder. Pero nagbigay na nga nung ano, ha? False promise din dito kay Oracle. Let's see, mabubuhay ba? Na-disarm. There's a purifying flames. Pero yun nga. Si Lelis, isolated. Na-sustain pa nila. At nandun, sobrang laki ng clash. Yung Beastmaster na lang ang nasundan. Blink strike kay Matumba Man para makapag-out.
Ito na yung faceless boy. Tinumahan ng net. Lightning Storm. Meron pang kasama Paul Snow and Diabolic Eric and Poppy with a triple kill. And meron pang isa kay Oraken and yung Enchantress ang nagpakumpleto ng team wipe. Grabe naman yun. Wonderful team fight sa side ng Secret. Ang ganda na laso dito ni Yapsor. Nilaso niya si Oraken para ma-force si Oraken na mapag-SS sa sarili niya. So, kumbaga, sa team fight na yun, wala nang protection itong dalawang core para... Wala nang mag-delay, no? Para ma-delay yung pagkamatay na ito ni Faceless World or kaya ni SF. Eh, si SF, bibikibin ba siya? Ay. BKB na ba siya nung time na yun? SF, ano, wala pa. Meron kaso, na. Nung nag-BKB yata siya, pinag-right link lang din nata siya nung Meepo. Kaya nanakit eh. Kasi yung E-Blade nandun sa Beastmaster kanina eh, di ba? And ang problema dun sa teampan niya, walang Chronosphere. Kasi kanina, ginamit ni Dakak yung Chronosphere. Kay Papi. Para nang sa support, no? Nawala sa isip niya siguro na, my God, support pala yun. Akala ko, core. Nagkamali ng mga desisyon sa buhay. Triple kill pa nga bandang ulit si Papi. Ano kaya ang item dito ni Papi? Baka siya yung mag-guard ng games. Kung hindi si Guy. Nag-gamer siya eh. So ano, tsaka 4-stop. Talagang kay Pango yung ano. Grips. And ano. Mo, 70 minutes, wala pa rin ano to. Oh, first 10 kills pala, rekta, no? 7-5 eh. Na team wipe, walang namatay dun sa Secret. Ay, pero ito, narot na naman. With the poof. Pero Universe is there to support. Tingnan natin kung may tatamaan ng net. E-Blade, pinag-ataw na disarm dito. Hindi ma-right click ni Nisha, kailangan niya mag-back. Baka mag-Chrono Spear. Pero syempre, joke lang yun, wala pang Chrono. Pero yun, nagkaroon na bigla. At mamamatay nga dun si Absorb. Pero yung Meepo, still alive. And the cock. Siya ang pinag-iinitan ngayon dito nung magkakamuka ang mga magnininong. May kasama pang smoke, Tricks of the Trade and Blade Strike, patay si Dakak. Bumubuelo, bumubuelo ka pa ng Requiem, no P. Hinahabol pa rin, grabe si Nisha. Mayroon siya self-sustain, no? Si Nisha, hindi mapigilan dito. And eto na nga, Blink Strike, Tricks of the Trade, patay na naman dito ang dalawa sa side ng NIP. Kahit tatlo ang namatay sa Secret, lamang pa rin. Sa ano, damage output. Basta pag magpakita dito si Nisha, ang hirap kontrolin dahil wala naman sila masyado crowd control. Kumbaga Chrono lang, kaso ang pa-follow up nila sa Chrono, wala na masyado eh. Wala ba tinama, hindi ba na-cancel yung Requiem o walang tinamaan? Ayun, yung Requiem. Kaso wala pa rin follow up. Ito, yung isang maliit yung HP. Pero tingnan natin, kaso merong AG, so... TTP out lang sila, disiplina muna. Pero tingnan mo, dahil wala naman Chrono dito sila. Hindi, tsaka may purifying flames no, sustain. Ay, hindi pala, sa kalaban pala. Sa kalaban. Ayun, nakita ko kasi nagsusustain yung isang Meepo. Pinurifying flames siya, pero hindi na dikitan ata ng portal send. Okay. Naku po. Naku. Nagkakalaso ah. Malapit na. Tingnan natin, Naku, nakita pa. Hindi umabot yung net. Dakak, kailangan niyan lumabas. Ito mo, wala siya magawa. Nag-trust ni Shabby nilang Tanner. Na-force ang kanyang BKB rito. So, pagka-off ng BKB, patay na naman sila dito sa Secret. Papasok another sila. BKB dun. Tingnan natin yung BKB ni SF. Mukhang 7 seconds na nga tato. 7 seconds na nga. 7 na nga lang. Imagine mo, 19 minutes, 7 seconds na lang cooldown ng BKB mo. Dapat ay, duration. Duration. Dapat gantong ano ba, nasa 10 pa yan eh. Oo, napakabilis na. And nako po, Nisha, miskade na. Nako 20 po. Minutes ka, the E-Blade. Punat status. Sobrang tawa dito ni Nisha. Sabihin ko sana all mataba. Joke lang pala. Boss Pilage, pwede ba sa atin yung jersey ng Twice? Pwede naman kung meron ako. Kaso wala ako eh. Dapat tayo dyan. Yun. Shoutout ko, mga kuis. Player 1. Ano yan? Gamers Launch, Dapitan, Alfonso, Mendoza. Yun. Shoutout sa inyo. Player 1 Gamers Launch yan. Pero... Sabi ni Herald Rito. Nice lasso again. Kay paano? Kay Oraken. Kay Oraken. Masyado mataas yung camera. Hindi ko na alam kung sino yung nahuli. Pero Oraken nga yun. Naku, natamaan pa ng Blame Break. Miracle, ang dami namang na-Earthbind doon, dalawa na shuk-shuk pa. Patay dito yung Enchantress. Tanner popping up his BKB. Wala pa atang Requiem yan. Hindi, meron na. Laban na pala uli yan. Mahirap pag nalalast pick ka ng Meepo. Pag wala kang heroes na pwedeng pang deal kay Meepo, ang sobrang hirap pigilan.
Pero kahit Mirana sana kaya yan eh, no? Mirana? Oo. Oh. Di, wala. Walang gawin Mirana dyan. Mirana in Winter Wyvern, mga wala. Ganun support. Winter Wyvern pwede pa, yan. Winter Wyvern pwede pa. Oh, eh. Di, ito sinong da... Okay, mamaya na. Pero ito ha. Sunod-sunod na Earthbind dito. May smoke screen pa. May stun. Grabe naman. Ayun, nasigawan nila dito yung Ricky. Pero anong kasunod doon? Wala. Yung Rolling Thunder. Ayun, muntik pang masagasa. Nabawas yung ano na Quim. And at the same time, yung Chronosphere din. And mamamatay na naman dito yung Oracle. No buyback. Ayun na nga. Ng Tricks of the Trade pa. From that, ano ha. Blink Strike. Banner, wala siyang magawa. Nahuli pa ako yung D-Team Void. Nagmi-miss pa. Lalabas pa lang. Ipinasok din agad ni Absor. And there you go. Nauna pang i-type yung GG bago mag-expire yung Aegis. Good night, Irene na mga sir. Yep. Sobrang ganda. Performance na Secret. Another, ano, parang sa akin, another flawless game. Oo. Si Secret, walang pagkakamali. And, ayun, nayari. The last week, Mipo. Sobrang nag-snowball. Ano na to? Matic, no? Ano na? Pasok na. They qualified, or they are now qualified. They're going to LA to play sa ESL 1 na LA 2020. So Team Secret silang yung unang European na team na papasok sa major sa ESL Los Angeles major. Ang susunod naman is kung sino ang mananalo. Ang mananalo sa OG cha aggressive mode. Pero yung sinasabi ko kasi kanina, yung sa Mirana? Oo. Nakit ganun yung ginawa dati ni nakalimutan ko anong team ni EE noon. Hindi Cloud9, hindi NP. Yung ginawa nila doon is nahuli nila yung Meepo tapos sakto-sakto yung naka-aganims na burst nung Starstorm. Na Mirana. Pero sobrang kasi ng aganims ni Mirana dati. Isipin mo yung Mirana, yung aganims ni Mirana dati, parang may chance na walong Starstorm yung tatama sa'yo. Ngayon hanggang ano ata, pinaka-maximum apat lang. Apat na lang. O, apat na lang. So, sobrang dahi eh. Kaya tama, kaya hindi na pala pwede. No, hindi na pwede. Winter tsaka, Wyvern talaga. Laning wise, hindi kaya talaga ni, ano, yan, ni Meepo. Ay, hindi kaya ni Mirana yung Meepo. Ang nakikita ko, nakakatapat dyan sa Meepo pagdating sa laning, ano eh, OD, minsan kaya ni OD. Kaya naman. Nakikita ko, gagawa ni Topson Elder Titan mid. Wasak yung Meepo eh. Wasak yung Meepo Elder Titan. Kasi walang kwenteng ano mo eh, yung mataas na base armor mo dahil sa natural order. No? Kaya, 100% pero yun kasi yung problema, pag na-last pick ka talaga ng Meepo, tapos wala kang masyadong pampatay sa Meepo, ang hirap pigilan. Oo, pero yun. Grabe, sinaglit lang. Oo, mabilis-tabilis. 22 minutes eh. E-blade, nagka-e-blade lang. Wala na, nahihirapan na sila. Kahit nga nung puro rate ban lang si Nisha, ang hirap pa rin pag-iilan. Oo. And Boss Village, paano sumali ng tournament? Naku po. Maraming proseso yan. Kailangan, marami kang contact. Di ba? Yan na lang. Tsaka dapat updated ka. Una sa lahat, dapat may team ka. Oo, tama yan. Mamama, wala kang makakampi. Ano bang sa'yo? Sana, di ba? Pag-uwi ko, pink ba sa'yo? O sige, pink sa akin. Pink. Susuotin ko yan. Nagsusuot ako ng pink. Lahat ng sapatos ko po pink. So, mabagay yan. Pero yun. Shoutout sa lahat ng nandyan. Sila Eric Umipig, Joe Oroska, Daniel Atienza, Ching Andres, si Agamemnon, ayan, yeah. Joe Benamper, si Alan Bert Trinidad. Ayan. And ayan, since, tawag dito, mamaya may game tayo ng OG vs. Aggressive mode. Pag wala kayong pambet, diyan kayo bumili. Yan. Sa Let's Bet. Oo, tapos pag wala masyado kayong magawa, flip muna kayo diyan, Dota 2 Hunt, use our code. Mabilisan our referral code. Mabilisan ang makaano diyan, mabilisan manalo, mabilisan rin matalo. Oo. Pero mas masaya 'yun. Oo, di ba? 50-50 chance. Ako mas gusto ko 'yun eh. Yung 50-50 chance talaga 'no. Kasi sasapapin mo pa ng ano, tatalo rin bala. Yung kakabahan ka pa 'no. Hindi na. Dito na lang tayo. Click, flip. Tapos ang laban. So yun, direct ano, ipanoodin muna natin sila ng ibang ongoing games o ads tayo? Ads tayo, okay. Sige, parang wala rin mga pending games ngayon. So, be-break lang kami. Again, pagbalik natin, OG versus aggressive mode. Feeling ko hindi matutusira to ng OG. Feeling ko walang 2-0 game dito. 2-1? Pero feeling OG. Ko mag-2-1 to, pero OG ako sa tingin ko. OG fanboy ako eh, OG yan sa tingin ko. Sa tingin ko mukhang 2-1 din. Kaya din aggressive. Kasi matindi makabulas din, no? Makabulas. Makayari sila. Pero yun, quick break muna kami mga sir. Ayan, maraming salamat. Pagbalik natin, OG vs. Aggressive mode. So, ayan, break muna kami ni Dan. Kita-kits tayo mamaya.